yun po yung dadalhin natin sa Senado kung ano po yung mga sinasabi nila, yung mga hinaing nila. Lubos ang pasasalamat ng aktor na si Robin Padilla sa pagbuhos ng suporta sa kanyang kandidatura sa pagka-senador. Si Robin Padilla ang kasalukuyang nangunguna at nakakuha ng pinakamaraming boto sa senatorial race batay sa partial at unofficial tally ng Commission on Elections. Sa kanyang Facebook Live kanina, nangako si Padilla na pupuntahan at pakikinggan ang hinaing ng taong bayan sa hindi niya napuntahan sa panahon ng pangangampanya. Ihikayatin po natin yung mga iba po nating mga kasama na makababa po sa inyo para madinig din po nila yung mga hinaing nila, katulad po ng hanggang ngayon wala pa kayong kuryente, wala kayong tubig. Bukod kay Padilla, pasok sa top 12 ng partial at unofficial count sina senatorial candidates Loren Legarda, Raffy Tulfo, Sherwin Cachalian, Cheese Escudero, Mark Villar, Alan Cayetano, Nick Zubiri, Joel Villanueva, Risa Ontiveros, JV Ejercito at Chingoy Estrada. Nasa number 13 to 15 naman ng listahan sina dating Vice President Jejomar Binay, Herbert Bautista at Gibo Teodoro. At kahit hindi pa naman tapos ang bilangan ng boto, maagang nagpasalamat sa kanila mga tagosuporta ang ilang senatorial candidates kabilang na sina Sherwin Cachalian. Nangako ito na muli niyang ipagpapatuloy ang pagsusulong ng dekalidad na edukasyon at kapakanan ng mga guro. Nagpasalamat rin si Joel Villanueva na kasama rin sa maaaring makabalik sa Senado. Maging si dating Department of Public Works and Highways Secretary Mark Villar, maaga rin nagpasalamat sa suportang ibinigay sa kanya ng taong bayan. Samantala, nag-concede na si senatorial race ang ilang kandidato na nakakuha ng mababang boto kabilang na sina Attorney Chel Jocno. Sa kanyang Twitter post, nagpasalamat si Jocno sa lahat ng mga suporta sa kanyang kandidatura. Gayunman, nanawagan ito na huwag mawala na pag-asa at pagmamahal sa bayan at tiniyak na patuloy siyang tutulong sa mga nangangailangan. Maluwag na rin tinanggap ni senatorial candidate Carl E. Balita ang kanyang pagkatalo sa eleksyon. Tinanggap na rin ni dating Agriculture Secretary Manny Piñol ang resulta ng botohan at pinasalamatan ang lahat ng mga tumulong sa kanyang adhikain na maiahon at mapaunlad ang agrikultura at pangingisda sa Pilipinas. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.